Good morning, guys. Albert Pangilinan po. Today sa vlog natin, check natin yung latest version ni Pisofi. Okay, guys, no, check natin. Pakita ko muna sa inyo yung bendo na ginagamit ko. Ito po. Okay, ito yung ating Wi-Fi bendo. Pasukin po natin yung kanyang graphic user interface. Ayan. Pasok muna tayo sa user portal. Ayan. User portal, parang wala naman masyadong nagbago. Ayan. Okay, so wala tayong masyadong nakitang pagbabago dyan. Pasok tayo ng admin. Okay, so dito meron na pong konting pagbabago sa kanya, ano, GUI. Same pa rin po yung ating username, administrator. Then, admin12345. Ang kanyang password. Admin12345. Sorry, 5. Okay, then sign in. Wrong password. Ayan, yan. Okay, so ito po yung kanyang bagong GUI ng admin portal. Medyo naging makolor siya. Okay. Sa dashboard, ayan, ayan yung overview niya. System, nagkaroon siya ng color blue na background. Okay. And then, services, ayan. Okay, so dito sa may main menu, ayan po, ayan po yung medyo malaking pagbabago. Kung sanay po kayo dun sa older version ni Pisofi, nakalist po lahat ng mga option dyan. Then, pagka-click mo, dun palang lalabas yung mga option, yung mga sub-category. For example, sa client, nakalabas na yung kanya mga sub-category. Yung session, Wi-Fi user, desktop user. Although, pwede naman siya i-hide. Ganyan, click nyo lang yung arrow. Yun nga lang, pagpasok nyo po ulit sa portal, nakalabas na po ulit yung mga option. Ayan. So maganda dito, kita nyo agad lahat ng option, bawat category. Ayan. So ayan. For example, na-hide natin yung mga sub-category ng client, sales, wipe. So try natin mag-log out. Sign out tayo, then sign in ulit tayo. Administrator. Check natin kung ganun pa rin yung setup niya. Or nabago na. Bumalik sa dati. Okay, then okay, so yun. Tama nga po. Every login nyo, babalik po sa original settings. Nakalabas na po lahat yung subcategory, yung mga option. Ayan. So medyo maninibago lang po kayo dyan. Sa rates, ayan, so nakalabas na siya lahat. Bendo. Okay. Sa job schedule. Ayan. Medyo okay naman. Kaya lang parang distorted yung kanyang orientation. Dahil lumalabas din yung mga option sa iba. Tulad ng desktop rates. Which is hindi naman dapat siya kasama dito sa job schedule. Ayan. Try natin kung click natin yan. Ayan. So, lumalabas pa rin siya. Internet. Okay. Okay, sana kung parang wala yun, eh, no? Ayan, naka-mobile view pala tayo dyan, guys, na kung subukan natin mag, ayan, desktop view. Ganyan po yung kanyang itsura. Ayan. So, kung zoom natin. Ayan. Okay. Masanay po ako sa mobile view. So, balik ko na lang. Option. So, dito lang napansin ko. Kapag naka-click tayo sa... Ayan, example, na-click natin yung rates. Hindi natin nakita yung pinakadulong option. Eh, no? Hanggang settings lang tayo. Hindi mo makita yung device. So, ang gagawin natin dyan, guys, para makita natin yun, balik muna natin to. Or punta muna tayo ng dashboard.
Ayan, dashboard. Then, click na rin natin yung option, yung menu. Then, makikita na natin yung, ayun, yung other choices natin. Like, yung device. Ayan, so device. Check na. Ayan. Ayan. So, ito, may maganda dito. Sorry guys, so nakita na yung license key, no? Sa bagay, di nyo naman po magagamit yan, guys, no? Sa akin naman po ang ownership ng license na yan. Okay. So, Wi-Fi. Yeah. Balik ulit tayo dito. Portal. Wi-Fi option. Ayan. So, yan guys. Kita nyo guys. Once nag-click kayo ng menu, yung other option, kita nyo pa rin. Like dito, yung charging station. Ayan lang yung concern ko dyan, no? Nag-a-appeal pa rin siya dito sa, actually, nasa Wi-Fi option, portal, then Wi-Fi option tayo. Pero nakikita pa rin natin yung option ng charging station. So, para sa mga newbie sa GUI ni Pisofi, medyo malilito yan. Okay, so mas maganda sana kung na-hide to, itong mga charging station na yan, yung mga desktop, ayan, yung mga free, etc. So, I don't know kung merong option para ma-hide yan. So, parang nakakalito kasi guys, no? So, imbawa, click ko yung customize portal. Lalabas siya. Okay? I think possible naman siya ma-hide nga kung isa-isa nyo i-hide yan. Ayan, for example, itong, ayan, bypass, hide natin. Then, ito, rates, hide natin. Ayan, so, that way, hindi na siguro natin makikita yan. Ano ba ito? Promo, e-load. Then, rates. Ayan, guys. So, yan lang po. So far, so good naman. Ito po yung latest na version ng ating Pisofi. Ayan po ay 4.8.0. Overall, ang impression ko, mas sanay siguro ako doon sa older version. Mas organized yung kanyang GUI compared dito sa latest version. Ayan, makikita pa yung ibang option. Okay, so hintayin na lang po natin si Boss Admin, si Boss Developer, kung improve nyo po ito. Yun lang po, mga kapiso. Albert Pangilinan po, maraming salamat po.